Okay, so good morning, good afternoon, or good evening, kung anumang oras ninyo ito pinanonood. Welcome to another episode of Discussion. So today, we'll discuss the first Abrahamic religion, which is the Judaism. Okay, so bakit ko to ginawa tong recorded lecture na to? Okay, kasi nga may idinagdag ako na ibang part dito na hindi ko nasabi last time. So, yung ibang section na una na, okay, na i-discuss ko itong Judaism, and yung iba naman ay late. Okay, medyo na late yung iba kasi may catch up. Friday tayo, ano? Ayan. So, anyway, as a teacher, we have to think a way on how to deliver the necessary lesson, which is part of quarter 3. Okay, so I hope na panoorin ninyo ito, Yums A, Yums C, Yums D, and Yums F. Okay, so start na tayo. So for the learning objectives, first one, identify the founders, sacred texts, doctrines, God, and sects of Judaism. Ayan, so titingnan natin dito kung sino ba yung mga founders. Okay, or the founder itself ng Judaism. Ano? The sacred texts, the doctrines. Pag sinabi nating doctrines is yung kanilang belief system. Okay, di ba nga na-define natin in our first lesson, belief system is the, ano, okay, the set of principles that help to interpret our daily reality. The God, kung sino ba yung Diyos nila. Okay, and then yung mga sekta. Okay, meron bang sekta sa Judaism? So let's find out. Second, understand the characteristics of Judaism. While discussing this religion, so makikita na din natin yung this pinaka-description niya, pinaka-characteristics niya. Okay. And then the last one, examine the brief history, the history, how it is founded, the core teachings, fundamental beliefs, the practices, and related issues of Judaism. Ano ba yung mga issues na kinarap nila? Ano? Through years or throughout the history. Ayan. So, are you familiar with this symbol? Familiar ba kayo? Nakita niyo na ba yan? So, sasabihin niyo sa akin, nakita niyo yan sa, of course, in Judaism. And it is known as the Star of David or the Shield of King David. And how about this one? Okay, may mga candles, ano? Okay, so it is known as menorah. Okay, so these are the common, okay, symbols that we can see in Judaism. So, madami pa yan, pero hindi na natin iisa-isahin, ano. So, hindi yan yung focus natin today. So, what is Judaism? Sabi dyan, Judaism is an ancient monotheistic religion that traces its origin as an organized belief system during the Bronze Age in West Asia. Okay, and did you know that Judaism is one of the oldest monotheistic religion? Siya yung isa sa pinakamatanda. Okay, na monotheistic religion. When we say monotheistic, isa lang yung Diyos na pinaniniwalaan nila. Okay, at sinasabi naman dito, Abraham is the founder of Judaism. Diba? Nandito pa lang sa first slide, alam na natin yung founder. Who? Abraham. Ayan. So, the first name of Abraham is Abram. Nung hindi pa siya nakikipag or nag-enter sa covenant kay Lord. Ayan, so naging Abraham kasi sabi ni Lord, si Abraham daw ay magiging father of all nation. Yun yung pinaka-meaning ng kanyang pangalan. And syempre kung siya yung father of all nation, yung kanya namang asawa ni si Sarah, okay, the mother of all nation. Okay, which is in other references, yung spelling ng Sarah is Sarai or S-A-R-A-I. So, and then binigay ni Lord yung promised land, the Canaan or the Israel. Okay. So, ano ba yung pinag-usapan or yung pinaka-content ng covenant ni Lord and ni Abraham? Okay, or ng Diyos, ng God. Okay, so, ng God ng Israel. Okay, ano ba yung pinaka-covenant nila? Ayan, sabi dyan, God entered into a covenant with Abraham, promising him that he would become the father of great nation and would possess vast tracts of land. Abraham, in return, must be devoted to the covenant. Okay, pag sinabi kasi natin covenant, yung word na covenant is it's like an agreement or a contract. Okay? In a religion or in the context of religion, pag sinabi natin covenant, it is an agreement between the human and the divine. Okay, so sino yung human dyan? Si Abraham. Sino yung divine? Si God. Okay.
So sabi ni God, magiging father of great nations si Abraham and would possess the vast tracts of land, which is the Canaan. Abraham, in return, must be devoted to the covenant. So dapat si Abraham, devoted siya ano? Saan? Doon sa covenant. Hindi siya dapat magtataksil doon. Okay. So, sino nga yung asawa ni Abraham? Si Sarah, also spelled Sarai in the Old Testament, the wife of Abraham and mother of Isaac. Sarah was childless until she was 90 years old. God promised Abraham that she would be a mother of all nations from Genesis chapter 17, verse 16, and that she would conceive and bear a son, but Sarah did not believe. Okay, so ikwento ni Abraham kay Sarah na nagkaroon sila ng covenant ni God. At sinabi din niya na bibigyan daw ni God si Sarah ng anak nila. Okay, pero si Sarah may duda. Kasi nga, sabi niya, ano siya, 90 years old na siya during that time. So parang imposible na daw na magkaanak. But like what I've said, diba? Nothing is impossible pag si God ang nothing is impossible pag will ni God talaga. So let us first summarize the story of Abraham and Sarah, okay, which is part of the Jewish faiths. Ayan. So Abraham originally named Abram. Yun yung sinabi ko kanina, Abram was born in the city of Ur in ancient Mesopotamia. Dun siya ipinanganak sa Ur in ancient Mesopotamia. And we all know in Mesopotamia, polytheistic religion yung nag-i-exist during that time. He was married to Sarah, who was initially named Sarai. According to biblical narrative, God promised Abraham that he would be the father of great nation and his descendants would inherit the land of Canaan, which is the modern-day Israel. Sabi niya man dito, however, Sarah was barren and unable to conceive a child. Okay, kumbaga imposible nang magkaroon ng anak kasi nga sa katanda, no? In their old age, God promised Abraham and Sarah that they would have a son. Despite their doubts, Sarah eventually gave birth to their son, Isaac, fulfilling God's promise. Isaac would go on to become the father of Jacob, who was renamed Israel. So ikikwento naman natin yung story mamaya later ni Jacob, ano? Ayan. Another significant aspect of Abraham's story is his willingness to obey God's command to sacrifice his son Isaac as a test of faith. Naalala niyo yung tinest ni God, yung faith ni Abraham, wherein he asked to offer Isaac as a sacrifice. So walang pag-aalinlangan dun si Abraham, ano? Talagang sinunod niya yung will ni God. Okay, so doon, hindi naman talaga yun yung aim ni God na patayin si Isaac. Ang aim doon is to test the faith of Abraham. Gaano ba ka-loyal si Abraham kay Lord? Okay, pero after nga, sabi niya, papatay na ni, sasaksakin na ng punyal si Isaac, an angel intervened and provided a ram for the sacrifice instead, demonstrating Abraham's unwavering faith. Ayan, talagang napaka-deserving din na Abraham to be the father of all nations. Abraham is revered as the patriarch of monotheism and is considered a model of faith in Judaism, Christianity, and Islam. Ayan. So kaya nga, yung Christianity, Judaism, and Islam is known as the Abrahamic religion. Sarah, his wife, is celebrated for her faithfulness and for being the mother of Isaac, the child of promise. The story of Abraham and Sarah serve as a cornerstone of the three major world religions. Ayan. So, yun lang po yung kwento ni Sarah and Abraham. So, though nagkaroon pa ng another wife si Abraham, okay, tatlo yung naging asawa niya, isa dun si Hagar and si Keturah. Okay, so itong si Hagar, si Ishmael yung naging anak niya, which is pagmumula naman niya ng Islam. Okay, which is iba namang discussion yun. Ano, hindi muna tayo magpo-focus doon. Focus muna tayo sa love story ni Abraham and then Sarah. Ayun, so nagkaroon sila ng anak. Okay, si Isaac. And then later, nung lumaki na si Isaac, nakapangasawa naman siya. Anong pangalan? Si Rebecca. And nagkaroon sila ng dalawang anak, which is si Jacob and si Esau. Okay, si Jacob and si Esau, definitely, they are twins. Kambal, ano? Okay, pero, mas naon nang ilabas si Esau. So, si Esau, yung panganay,
and si Jacob naman yung bunso. Okay, pero sa atin, sa mga Jewish, meron silang, what you call this, meron silang paniniwala about the birthright. Kung sino yung panganay, siya yung magmamana nung maiiwan ng father. Kumbaga, magiging heir. Ayan, tagapagmana. Okay, so sino kaya yung magiging tagapagmana ni Isaac? Ano? So, titingnan natin. Ano ba yung, kanino niya ba ibibigay yung kanyang blessings? So, isummarize na lang natin din yung story ni Jacob and Esau. Okay, so magkapatid yan. So, Jacob and Esau were twin brothers born to Isaac and Rebekah. Esau, the elder, was a skilled hunter and favored by his father Isaac. So, si Esau is a skilled hunter. Okay, and favored by his father Isaac. Kumbaga, favorite siya ni Isaac. And then, sabi dito, while Jacob the younger was more of a quiet, homebound individual favored by his mother Rebekah. Malapit naman si Jacob sa kanyang mother. At sinabi din sa ibang reference na nabasa ko, si Esau, wala siyang, kumbaga hindi niya sineseryoso yung pagiging panganay niya. Okay, wala siyang parang, ano doon, parang hindi yun yung kanyang aim. Sa Jacob, nakikitaan siya ng potential. Yung pagsunod niya sa mga teachings ni Isaac, talagang seryoso siya. Kumbaga, merong goal si Jacob to be the heir. Gusto niyang ganun. Ano? So, the conflict between the brothers arises when Esau returning from hunting one day. Okay. May conflict na nangyari una dito. Nung isang araw daw, bumalik si Esau galing sa pangangaso at siya ay parang pagod na pagod at gutom. He asked Jacob for some of the lentil stew he is cooking, sabi ni Jacob. Jacob agrees. Nag-agrees ba naman si Jacob na bibigyan? Okay, ng pagkain si Esau. Pero may condition siya. Sabi ni Jacob, okay, papayag lamang siya na ipaghain si Esau kung ibibigay ni Esau yung pagiging panganay sa kanya or isisell yung birthright as the firstborn son. Si Esau, hindi naman niya pinapahalagan yung birthright at that moment. Okay, napapayag siya ni Jacob. Later in the story, when Isaac is old and blind, nung matanda na si Isaac, bulag na, okay, nandun na dapat yung ibe-bless niya si Esau as the heir. Kasi nga siya yung panganay para siya yung makareceive ng final blessing. Okay. So ngayon, inutusan ni Isaac si Esau to prepare something, a food or an offering. So nangaso itong si Esau. Ito namang si Rebekah nakipag-conspire kay Jacob to trick Isaac into giving the blessing to Jacob instead. Okay, syempre nasa galaan pa, nasa pangaso pa si Esau. Ano? So itong si Jacob sinamantala. Nag-disguise siya as Esau. At siya yung nakareceive ng blessing galing kay Isaac. Ayan, nung umuwi ngayon si Esau galing sa pangaso, nagalit siya kay Jacob, of course. Kasi nga, diba, parang ninakaw ni Jacob or parang nag-cheat si Jacob para maging heir or siya yung makatanggap ng blessing. Okay. But later on, doon nagkaroon itong dalawa ng conflict. Nagkaroon siya ng conflict si Esau at si Jacob. Nagkaroon naman sila ng reconciliation after. Okay, si Jacob ang nagpakumbaba, humingi siya ng tawad kay si Jacob ang nagpakumbaba, tama yan, and humingi siya ng tawad kay Esau. At si Esau naman, as panganay, may compassion siya, tinanggap niya yung forgiveness ni Jacob. Okay, and itong dalawang anak ni Isaac, parehas silang blessed ni Lord. And actually, wala namang masyadong biblical stories about Esau, but may nabasa ko, blessed ng madaming, binigyan ng madaming blessings si Esau ni God. Sa Jacob naman, okay, blessed din ni Lord, at ito yung sinabi ni Lord kay Jacob nung nareceive niya yung blessing. Your name shall no longer be Jacob, but Israel. Ano bang ibig sabihin ng Israel? One who has been strong against God. Yun yung naging pangalan ni Jacob. Kaya nga dito sa ating family tree, ayan, Jacob, parang meron siyang open and close parenthesis, naka-parenthesis na Israel. Kasi ang ibig sabihin ng Jacob is Israel din. Yun yung pinangalan ni God sa kanya. Ayan. And then, ito namang si Jacob, nagkaroon siya ng ilang anak. What do you think? Okay.
Nagkaroon siya actually ng 12 sons, okay, sa kanyang apat na asawa. Okay, kay Vilhan, Leia, Zilpa, and Rachel, which is yung tinawag nating the 12 tribes of Israel. The 12 sons of Jacob. Sino yung si Reuben, Simeon, Levi, or Levi ba yan? Huda or Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Okay, so yan yung mga naging anak ni Jacob na lalaki. Okay, Jews have been regarded as the people nation. They are also regarded as the chosen people. Okay, nare-regarded or kinukonsider din ang mga Jews as the chosen people. Okay, and ito rin ay merong part mamaya sa racism kung bakit. Okay, mamaya ako na lang ikikwento. Ano? So, dito sa 12 sons of Jacob, focus tayo kay Joseph. Ayan. Ha? Focus tayo kay Joseph. But before that, syempre, yung word de Judaism, nag-galing din yan dun sa anak ni Jacob na Judah or Huda. Okay, kaya nga, Judaism. Jews have been regarded as a people nation. They are also regarded, nasabi ko na. Ayan, so sabi ko nga mag-focus tayo kay Joseph. Okay, pang-11 anak na laki ni Jacob. Jacob's son Joseph became a senior administrator in Egypt and died there. It happened that a new king without knowledge of Joseph came to power, which is written in Exodus chapter 1, verse 8, and enslaved the Israelites. Okay, so ito yung mga nangyari. Okay, kwento muna natin. Ano bang nangyari kay Joseph? At bakit si Joseph napunta sa Egypt or sa Ehipto, if you're familiar, pag tinatagalog natin, ano, bakit napunta naman itong si Joseph sa Ehipto? Ano yung nangyari sa kanya? Okay. Actually, itong si Joseph, siya yung pinaka-favorite or kinakonsidered as favorite son ni Jacob. Okay. Kaya nga, anong nangyari? Siya ay pinagsilosan or kinainggitan ng iba niyang mga kapatid. Okay. So, itong si Joseph, pinagtaangkaan ng kanyang mga kapatid na itulak sa isang bangin. And definitely, nag-end sila dun sa decision na ibenta na lang si Joseph. Okay, and ang sabi lang nila dun sa kanyang father na si Jacob ng mga kapatid nung hinanap is namatay ito dahil namatay sa gubat or sa mga hunting. Ayan, mga ganyan. Pero binenta talaga nila si Joseph. Ayan, sa mga merchant. Okay. So, and then, sinong nakabili kay Joseph? Okay. Sino nakabili kay Joseph? Siya ay ibinenta kay Potiphar, yung captain of Pharaoh's guard in Egypto or in Egypt. Si Potiphar yung nakabili ngayon kay Joseph. Itong si Potiphar, may wife siya. I think, pag napapanood natin sa mga TV, yung wife is parang nagkagusto siya kay Joseph. Ang tinangka niyang akitin. But si Joseph, righteousness. Meron po siyang righteousness or tuwid na lalaki or yung kanyang hindi siya na tukso. Okay? Pero yung asawa ni Potiphar, for name up, si Joseph, na sinabing parang sinamantala yung kanyang kahinaan as babae. And syempre, captain of the guard si Potiphar, si Joseph ngayon ay nakulong. Okay, so while in prison, si Joseph may nakasamang dalawang bilanggo. Yung isa ay baker sa palasyo, at yung isa naman ay parang taga-serve ng water, I think, sa Paris. Nakasama niya doon sa kulungan. Itong dalawang preso na to, nagkaroon sila ng mga panaginip. And then, anong ginawa ni Joseph? Si Joseph yung taga-interpret ng mga panaginip nung dalawa. Okay, andong nakalaya yung dalawa, yung isa ay nabalik sa court ng Pharaoh. And ito namang Pharaoh, nagkakaroon siya or naka-experience siya ng mga kakatuwang panaginip. Okay. And naalala nung isang bagong layan na preso na si Joseph ang tumulong sa kanila na i-interpret yung panaginip nila. Kaya shinare niya yon doon sa Pharaoh. Yung Pharaoh, pinatawag si Joseph. And then si Joseph naman, siya yung nag-i-interpret ng panaginip ng Pharaoh. Ano yung interpretation ni Joseph? Sabi niya, okay, there are 7 years of famine, okay, and 7 years of plenty. Okay, yun yung kanyang parang nag-ahula dun sa dream nung Pharaoh. Okay, magkakaroon daw ng 7 taong tagsagana at 7 taong tag
gutom. Kaya ang ginawa ng Pharaoh, ginawang governor si Joseph or the senior administrator in Egypt. Si Joseph ang tagapangasiwa sa 7 years na tag sa Ghana para mag-imbak ng pagkain para hindi sila magutom sa tagutom. Okay, syempre nagkaroon ng famine after 7 years. Okay, and then damay lahat ng lugar. Okay, and then yung mga kapatid ni Joseph pumunta sa Egypt. Pero nung makita ito ni Joseph, hindi muna siya nagpakilala as kapatid nila. Tinest muna niya yung kanyang mga kapatid if they are deserving to be called as brother or deserving ba sila na patawarin ni Joseph. And later on, na-realize ni Joseph na sincere naman yung mga kapatid niya. And yun, tinanggap niya at nagpakilala na siya si Joseph. At tinanggap niya rin ang kanyang mga kapatid. Ayan. And syempre, yung nangyari yun, dumami ng dumami ang mga taga-Israel sa Egypt or sa Egypto. Okay. At ngayon naman, natakot yung Pharaoh syempre. Bakit parang ang dami na? Ang dami ng mga taga-Israel dito sa Egypt. Okay. Ang ginawa ng Pharaoh, in-enslave naman niya lahat ng mga taga-Israel. Ginawang slave. Okay. So, nandito na tayo sa slavery. Part kung saan naging slave na ang mga Israel. Taga-Israel. Sino kaya ang magpapalaya sa mga taga-Israel? Basahin naman natin yung kwento ngayon ni Moses. Ano? Si Moses, sino ba si Moses? Considered the most important prophet in Judaism. An Israelite who grew up in the Egyptian court escaped to Sinai where God spoke to him from a burning bush. He was told by God to rescue the people of Israel and bring them to the promised land. Yun yung ano ni, na-enter din sa covenant si Moses kay Lord. Sabi ni Lord, iligtas niya ang mga taga-Israel at ibalik sa promised land or sa Kanaan. Okay. So before that, kwentuhin muna natin yung story ni Moses. Sino ba si Moses? So Moses was born during a time when the Israelites were enslaved in Egypt. Pharaoh, fearing the population growth of the Israelites, ordered that all Hebrew male babies be killed at birth. Okay, inutos ng Pharaoh na patayin lahat ng male babies at birth. To save her son, Moses' mother placed him in a basket and set him adrift in the Nile River. Okay. So doon sa Nile River pinaalo-anod. Okay. So the basket was found by the Pharaoh's daughter who took pity on the baby and decided to raise him as her own. Moses grew up in the royal court of Egypt but he always knew he was a Hebrew. Okay. So lumaki siya. Okay, sa pangalaga ng anak na babae ng Pharaoh. Okay, as an adult, Moses witnessed an Egyptian taskmaker mistreating a Hebrew slave and intervened, killing the taskmaker. Fearing punishment, Moses fled to the land of Midian, where he married and became a shepherd. Okay, nandun na lang siya nagstay sa Midian after nun. One day, tending his flock, Moses encountered a burning bush. Okay, dito kinausap ni Lord si Moses through a burning bush that was not consumed by flames. From the bush, God spoke to Moses and commissioned him to return to Egypt to lead the Israelites out of slavery. Ayan. Moses reluctantly accepted this task and with the help of his brother Aaron, confronted Pharaoh, demanding the release of the Israelites. Pharaoh initially refused, leading to a series of 10 problems or parang dilubyo. Okay, may mga dilubyo na dumating sa Ehipto. Ang una, yung Nile River, ginawang dugo. Okay, ni Moses. After nun, hindi pa rin pumayag yung Pharaohs na palayain yung mga taga-Israel, nagkaroon ng mga madadaming palaka. Then, lice, mga langaw, nagkaroon ng mga sakit ang mga alagang hayop ng mga taga-Ehipto pero ang alagang hayop ng mga taga-Israel, okay. Nagkaroon ng mga pigsa ang mga taga-Ehipto, hail, umulan ng yelo, tas pagbagsak sa lupa, nagiging apoy. Locust, ayan yung madaming tipaklong, darkness, and finally, the death of the firstborn. Yung pang-sampo, hindi pa rin pinapalaya yung mga taga-Israel. Sabi ni doon sa pang-sampong dilubyo is, lahat ng mga lalaki, okay, or first
born na lalaki ng mga taga-Ehipto mamamatay, including yung panganay ng Pharaoh na lalaki na matay din. Saka pa lang nag-decide yung Pharaoh na palayain ng mga taga-Israel. Okay, pero sa sobrang galit ng mga ng Pharaoh, hinabol niya yung mga papaalis na taga-Israel sa Egypt. Okay, and then abutan sila dun sa Red Sea. Anong ginawa ni Moses? Hinati, ayan sa picture, hinati niya yung dagat para makatakas ang mga taga-Israel. Okay, and then, after nun, kinapaglalakbay, nandun na nakarating si Moses din sa Mount Sinai wherein tinanggap na yung 10 commandments galing kay Lord. Okay, ayan, it took the Hebrew 3 months to reach Mount Sinai where God gave Moses the moral law, which is also known as the 10 commandments. So, familiar naman tayo sa 10 commandments, and I hope na tayo ay isa puso, isa buhay, at isa isip natin palagi ito para maganda yung ating guide. Kaya nga sa positive effects ng religion, it provides moral values, it promotes social harmony. Okay, kasi meron tayong sinusunod na rule or batas. Okay, in religion, which is the 10 commandments. Okay. Ayan. So, God said to Moses, ito rin, before bumaba si Moses sa Mount Sinai para ibigay yung 10 commandments, nag-worry siya kasi baka isipin or hindi maniwala yung mga tao. Pero ito yung sinabi ni Lord. God said to Moses, I am who I am. And he said, says this or say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Which is written in Exodus chapter 3 verse 14. Okay, kumbaga, parang sabi ni Lord, is si Moses yung pinadala, okay, ni Lord para, okay, ibigay nga yung 10 commandments. Okay, and syempre, hindi naman natin nakita ang mukha ni Lord or hindi naman nagpakilala sa taga-Israel. Na-invent itong tetragrammaton. Okay, ano ba itong tetragrammaton? It consists of 4 letters or tetragram, the 4-letter Hebrew word, YHWH, the national name of the national God of Israel. Okay, which is later on naging Yahweh. Okay, so hindi ko alam, using tetragrammaton, ito yung na-decipher nila or na-unlock, na-decode na letters. Okay, which is pag binasa, Yahweh. Okay, yun yung national God of Israel. Pero pag trinase natin, ano, in Christian, parang isa lang din si Lord, ano, si Yahweh. Ano, kasi yung stories, kasi nakaka-relate tayo, diga, na Moses, kasama din naman sa atin. Ano? Anyway, let's proceed to the sacred text of Judaism, the Tanakh. Ayan, ito yung sacred text of Judaism, the Tanakh. But the Tanakh is subdivided into 3 sections, which is the Torah, the Nevim, and the Ketuvim. Okay, so in the 3, Torah talaga yung pinaka-most important or holy text, okay, in Judaism. Ano ba tong Torah? In Torah, it is composed of the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Okay, so dito sa Torah natin, okay, nakalagay diyan yung mga laws, including the Ten Commandments, how God created the universe in Genesis, puro kay Lord ito about the teachings of Lord, okay, and laws of our God. Okay, yun yung sa Ten Commandments. Kaya napakahalaga ito kasi kay Lord yan. Okay, Torah, when it is printed, is sometimes called as the Kamusha Chumshei Torah or the 5 sections of Torah. Okay, yun yung ating 5 sections, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Or in other references, yung ating Torah is known as the Pentateuch or the 5 books. Magkaparehas lang yan, the Pentateuch, the 5 books, the Torah. Or yun nga, yung ang ibig sabihin lang is yung 5 sections, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And we have the concept of mitzvot, which is called the laws, rules or commandments, which is followed by many Jewish people. Many people think of mitzvot as a good act or a good thing to do. Okay, a good act or a good thing to do. The 10 commandments itself. Okay, so proceed naman tayo sa Nevi'im. Okay, yung Nevi'im naman po natin is composed of different books. The Joshua, Judges, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. Together with the minor prophets.
Okay, like Hosha, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Okay, yun yung ibang mga minor prophets. Kumbaga, in a Nevim, nasa baba siya ni Torah, kumbaga, ito yung mga teachings naman ng mga prophets. Okay, teaching of the prophets. Okay, mga propeta, mga katuruan. Siyempre, naka-align din naman sa kay God. Okay. And last section is the, ano daw? Ketuvim, which is composed of Psalm, Proverbs, the Hob, the Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra, Nehemiah, 1 and 2 Chronicles. Actually, may book kami nito. The Old Testament sa bahay. If, ano, ang kapal nun. Madami din akong nabasa dito sa Old Testament when I was a child. Pero syempre, ayun. So, nakakatuwa kasi talagang ang dami mong matututunan ng magagandang moral lesson. Okay, so in Ketuvim, ito ay mga literary text or mga poetry. Okay, which is related kay God. Kay God din. Okay. And then, we have the Talmud or the Oral Torah, Interpretations of Sacred Scriptures. Okay, ito yung ating Talmud, the Interpretations of Sacred Scriptures or kinukonsider din natin as the Oral Torah. Ayan, punta na naman tayo sa central beliefs or doctrines. Ano ba yung mga paniniwala or belief system, doktrina, okay, sa Judaism? First one, we have the monotheism. Okay, Judaism is fundamentally monotheistic, believing in the existence of one God who created and sustains the universe. This belief is encapsulated in the Shema, okay, a central prayer in Judaism, which begins with the words, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Okay, kumbaga ito yung doctrine nila. The Lord is one and only one, no other than. Okay, so the Lord is one, no other than Him. Kumbagay, nakalagay nga sa Ten Commandments, diba? Wala kang ibang sasambahing mga Diyos-Diyosan, kundi si Lord lang. Part nila ng doktrina yun. Okay, second, the covenant. Pag sinabi natin covenant, an agreement in religion context, the agreement of a human and the divine. In Judaism, it emphasized the concept of a covenantal relationship between God and the Jewish people. The covenant first established with Abraham, di ba si Abraham and si Lord nagkaroon ng covenant, and later renewed with Moses and the Israelites at the Mount Sinai. Nagkaroon sila ng covenant nung binigay yung Ten Commandments, nung kinausap ni Lord si Moses through the burning bush, outlines the obligations and responsibilities of both parties. Pero ang in-highlight lang dito is dapat yung human devoted siya doon sa covenant. Ano? Next, the Torah. The Torah, consisting of the first five books of the Hebrew Bible, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, is considered the central and most sacred text in Judaism. Kaya nga pag tinatanong actually na-encounter ko to sa isang parang website, may tinanong dito na, what is the sacred text in Judaism? Wala doon yung Tanakh. Sabi ko, hinahanap ko yung Tanakh. Ang nandun is Torah. So, syempre, Torah ang sinagot ko, which is correct. Okay? Pero pag nandun syempre yung Tanakh, Tanakh ang isasagot. Kasi yun yung general name of the sacred text. Okay. Next, the Mishvot. Judaism includes a system of ethical and ritual commandments. Ito yung pag sinabi nga nating Mishvot ay laws, rules. Known as the Mishvot, these commandments cover various aspects of life, including moral conduct, worship, dietary laws, and interpersonal relationship. Okay, next, the Messiah. While interpretations vary, traditional Judaism maintains the belief in the future Messiah, or Messiah, who will usher in an era of peace, justice, and spiritual redemption. May darating talaga tayong tagapagligtas. Ano? Si Lord ang Messiah. Diba na-encounter ko dun din sa Christian Actually. Okay. The afterlife. Okay, the belief in the afterlife. Tayo din naman naniniwala sa afterlife. Ano? Jewish beliefs about the afterlife vary among different theological traditions.
While some interpretations emphasize the importance of earthly life and the concept of ulam haba, the world to come. Yun nga, yung afterlife, the afterlife, the world to come. Others focus more on the idea of spiritual existence or resurrection in the messianic age. Magkakaroon tayo ng resurrection, mabubuhay tayo after, and then it's a judge. Okay, and it will determine whether kung saan ka ba mapupunta. Okay, alam mo na kung saan ka mapupunta. Alam mo na ba? Joke lang. Ayan. So, and then, chooseness. Judaism teaches the concept of the Jewish people being chosen by the God to fulfill a unique role in the world. Diba? Paniniwala din ng mga Jews na sila yung chosen people, kaya may chooseness, which includes upholding ethical standards, studying and teaching Torah, and being a light unto the nations. Okay, as the chosen people, parang sinasabi din dito, have to be a role model, the light unto the nations and the world. Ayan. So, punta naman tayo dun sa mga practices in Judaism. Meron kaya tayong mga makikita ditong mga unique or ay ginagawa pala dito sa Judaism. Mapapatingin tayo later. Ayan, first is the Shabbat observance. Pag sisimba, ano, Shabbat or the Sabbath is the weekly day of rest and spiritual rejuvenation in Judaism. Observe from Friday evening until Saturday night. From evening until Saturday night. Okay. So, iba-iba naman tayo, ano? So, iba-iba naman tayo ng Sabbath day. Then, the kosher dietary laws. Judaism prescribes specific dietary laws known as the kashrut, which dictate what foods are considered ritually clean, kosher, and permissible of consumption. Dito naman is naka-align diyan ano ba yung mga foods lang. Okay, na dapat kainin ng mga Jewish people. Ano? So, in Islam, meron silang mga bawal, no? Okay, sa Islam is halimbawa, bawal silang kumain ng mga sa mga tinuguan, sa mga baboy. Sa Christian din, ano, may mga sekta tayo na what do you call this? Hindi rin allowed yung ibang pagkain. Ayan. So, next is the circumcision. Alam niyo yung circumcision or the Brit Mila. Okay. So, dito, okay, ginagawa ba natin dito sa Philippines yung circumcision or yung pagtutuli? Ayan. So, ginagawa din pala sa Judaism. Ako'y nagtaka din, ano. Sabi ko, wow, ginagawa din pala. So, Brit Mila or ritual circumcision is a significant rite of passage for Jewish males, typically performed on the 8th day of life as commandment or as commanded in the Torah. Okay. Ano? Tayo din ng mga Pilipino, nagpapa-circumcise, ano. So, balikan natin dito. Ano ba yung mga hindi kinakain or ano yung mga kinakain ng mga Jewish people? So, una, pag mammals, only certain mammals that both chew their cud and have split hooves are considered kosher. Example, mga cattle, mga goats. Okay. Pork is not permitted in Judaism din. Sa mga fish naman, dapat ay may fins and scales. May mga kaliskis. Okay. Example nito ay mga shellfish, tuna, salmon. Okay. Ito yung mga kasama dito ang nakalagay. Salmon, tuna, and tuna. Itong shellfish, shrimp, and crab. Ito yung mga hindi kasama or hindi nila kinakain. Huh. Basta sabi lang ayong may kaliskis lang daw at mga yung fins. Okay, yun lang. Next, the bar and bat mitzvah. Pag bar mitzvah for boys and pag bat mitzvah is for girls, mark the coming of age ceremony in Judaism. Usually, sinaselebrate nila yung coming of age or right coming of age nila at the age of 13. Okay, magkaiba ang tawag ha. Pag bar mitzvah is for boys, and pag bat mitzvah sa mga babae. Ano? Next. The tzedakah
or charitable giving. Tzedakah, often translated as the charity or justice, is a core principle in Judaism, emphasizing the obligation to give to those in need and support communal welfare. Ay, nahulog na yung aking bag. Anyway, focus tayo dito. Ayan, so meron din ang ating Islam na charity na kasama sa kanilang five pillars. Madi-discuss din naman natin yun. Ano? Ayan, punta naman tayo sa mga sekta or sect of Judaism. The first one is the Orthodox Judaism. Okay, itong Orthodox Judaism, medyo stricto ito. Okay, ito yung mga naka-anchor dun sa traditional way of Judaism. And mostly dito sa Orthodox, okay, dito sa ating Orthodox Judaism, hiwalay yung mga may gender roles. Paglimbawa, sa mga simbahan nila, magkahiwalay yung upuan ng babae at ng lalaki. Okay, sabi dito, Orthodox Judaism adheres strictly to traditional Jewish law and customs as interpreted by rabbinic authorities throughout history. Okay, kumbaga, nandun talaga sila. Conservative, naka-anchor sila sa old teaching. Okay, though may mga changes, meron tayong mga modern ideas, pero hindi nila na-recognize yun. Or kumbaga, naka-focus talaga sila sa Torah. Okay, next is the conservative Judaism. Ito naman yung sect ng Judaism na nasa middle. Okay, kinoconsider nila yung old teachings, pero sila ba ay open for change? Yes, open po din sila for change. Ayan, and then, itong Reform Judaism, from the word itself, reform, ito talaga, yung sumasabay sa changes. Okay, changes na nangyayari sa atin, especially in modern times. Okay, talagang sila very open for that. Okay. Reform Judaism emerged in the 19th century as the response to the challenges of modernity and seeks to adapt Jewish practice and theology to contemporary values and beliefs. Contemporary meaning present. Okay, gusto nilang mag-adapt sa mga changes na nangyayari ngayon. Next, ayan, punta na tayo sa issues of Judaism. First one is the diaspora. When we say diaspora, it refers to the repeated exile of the Jewish people from their homeland in Israel. And madaming beses na exile yung ating mga Jewish, okay, napaalis, especially during Egypt, nung in power pa ang mga Pharaoh. Okay, nagkaroon sila, inalipin sila. Okay, naka-experience sila ng samut-saring mga problema. Okay, inalila, pinaalis sa kanilang sariling tahanan. Galut is the Hebrew word for exile, and refers the repeated exile of the Jewish people from their homeland, Israel. Ano? Second is the racism, anti-Semitism, and the Holocaust. Ito yung example ng racism. Nung Holocaust kasi, okay, madaming namatay na Jewish people, especially nung World War II. Okay, pinatay sila ni, if you can still remember, Adolf Hitler. Ano? Ayan dun sa mga gas chambers. Okay, so dati merong mga German, they aim for superiority. And syempre, itong mga Jewish, they are considered as the chosen people. Pag chosen people, iba yung ano mo, di ba? Parang iba yung dating. Okay, yung iba nagiging superior, ayaw na lang gano'n na may chosen people. Kaya, ayan, if you can see this, okay, kung ilang mga Jewish ang namatay diyan during the Holocaust, nakaka-trauma, nakakaiyak talaga kung anong na-experience ng mga taga-Israel during World War II. Talagang hindi makatao. Okay. Zionism. The Jewish tradition of the peoplehood in combination with the age of yearning to return to Zion have produced the modern ideological movement of Jewish, the National Zionism. Okay. Itong Zionism, itinatag yan ni Theodor Herzl. H-E-R-Z-L. Okay, ni Theodore Herzl. Itong Zionism is an issues, or yung pinaka-definition is rebuilding the Israel. Ano? Ayan. Next, ano naman yung standard yung between the Israel and the Palestine War? Okay? Kung kayo ang tatanungin as a student or
Okay. So, we have different opinions about this. And yung sabi ko nga, before tayo mag-discuss ng religion, ano man yung mga issues natin, we can solve this through respect, mutual understanding, okay, and open-mindedness. Dapat ay open tayo sa mga talk, dialogue, proper communication, okay, alamin yung reason ng both sides, wag lang sa iisang party para maiwasan yung conflict. And most of all, tayong mga Pilipino, ipag-pray natin yung kaligtasan ng both sides, the Palestine and Israel. Yun lamang yung ating magagawa. Hindi makakatulong yung pang judge natin, pagsasabi ng masasama, or what. All we have to do is to pray and wait na lang ano kung ano yung magiging will ni God. Okay. So I hope that you learned something for today about Judaism. And for the next episode or video, it's Christianity and Islam. So I hope na manood, papanoorin, kasi malapit-lapit na naman ako mag-quiz. Ano? Thank you so much, Yums A, Yums C, Yums D, and Yums 11F. Okay.